Welcome to the first episode of our podcast, Buhay Tangkay, where we talk about the life of STEM students and our challenges in our senior high school life. For the first episode of our podcast, we will talk about the factors why we ended up choosing STEM as our strand in senior high school. We will answer questions that are related to the topic and yun, pag-uusapan namin kung bakit STEM nga ang nakuha naming strand. So for the first question, why STEM? Louis, pwedeng ikaw na mauna. Sige, sure. Kasi, wala. Fair lang din kasi talaga mag-STEM kasi ang napag-isip-isip ako ng kuning course sa college is architecture. So, related din siya sa STEM. At pati din sa mga iba kong options sa course is ano din, multimedia arts. So, STEM-related din. Yun lang. So yung akin, kaya ako nag-STEM is same ng reason din kay Louie na ang kukunin ko kasi sa college is pharma. So feeling ko align naman siya sa STEM strand. Yeah. Yeah, pharmacy sa health side naman siya ng STEM, which is, di ba, science, technology, engineering, mathematics. So, kay Louie, medyo pasok sa engineering since architecture, then CHERRYANN, pharmacy, sa health naman. And, ikaw naman, Matt. Kasi, di dapat talaga STEM yung akin eh. Hmm. Eh, ano, dalawa akong choice, pre. Ano, STEM or sports strand. Eh, di ba nga, student-athlete, kaya gusto ko mag-sports. Eh, ayaw ng form ko ng sport kasi ang onte ng course na ano sa college. Halos physical therapy lang ata, tsaka sports science ang pwede. Eh, sila ate, ano kasi sila? Dalawa silang med course, pharma, tsaka medtech, tapos na sila. Eh, ako, parang gusto kong sumunod sa yapak ng med din. Parang gusto kong mag-nursing. So, yun lang. Okay. Siguro ako naman. STEM, actually, bago graduate ng grade 10, undecided talaga ako. Kasi, ang strengths ko for me is pagsusulat, talking, ganon. So, UMS, diba? Kung iisipin mo. But, parang, hindi ko kasi trip yung mga, ano, yung mga course na makukuha mo sa, na pwede mong i-pursue pag kinuha mo yung UMS. So, imbis sa maangas pakinggan yung STEM, yun nga, hindi ko trip yung mga pagpipilian na trabaho sa, let's say, ABM, Humes, ano pa ba? Gas is more on, ano naman, general naman siya, so, yun, pwede rin. But, STEM kasi, I'm leaning towards the program,
IT, Information Technology sa college, and pasok naman siya sa what do you call this? Sa STEM, since kasama nga yung technology doon. And pwede rin ICT sana, kaso hindi pa ako masyadong sure sa coding and technology part. So, at least kung STEM, marami akong choices. Pwede akong engineering, yun nga din, architecture. Kapag nagbago yung isip ko, madami pang tawag dito. Madami pa akong choices. Unlike kapag ICT, na more on coding lang yung subjects doon. Yun lang. That's why I chose STEM. Ikaw naman, Julianne. Rinig ba ako? Actually, medyo undecided din ako nung pumipili ako ng strand. It's either Humes or STEM talaga. Kasi gusto ko rin talaga mag-psychology. Pero, mas pinili ko yung STEM. Kasi ang sabi sa akin, mas madami daw opportunities, scholarships, ganun. Kaya, nag-STEM na lang ako. Yun lang. Yeah. Kung hindi rin alam ng ating mga viewers, marami rin sa scholarship, like sa STEM, pwede, sa DOST, sa akop yun, if alam nyo, pwede kayong mag-apply doon ng scholarship pagkatapos nyo ng, graduate, and tapos sa course na kukunin nyo, related sa science, technology, engineering, mathematics, pasok yun sa, pwede mong i-take na, pwede kang mag- apply ng scholarship sa DOST pagdating ng panahon. So, let's move forward sa pangalawa nating question. Since medyo nasagot naman na, what is your dream job and why? So, parang i-elaborate nyo na lang kung paano nyo napili na ayun yung dream job nyo and kung paano kayo nag-come up. Like, nung bata kayo, kung passion nyo na ba yun or what. Siguro let's start with CHERRYANN. So, yung dream job ko kasi talaga nung bata pa ako is maging police, since yung mother and father ko is police sila. Pero nung grade 8 ako, parang nagkaroon ako ng doubt sa sarili ko, gano'n na parang what if hindi ko kayanin yung trainings, yung exam and all. So, parang pumasok ko din sa isip ko yung thought na what if try ako mag-doctor, ganun. Like, mag-premed ako sa college, then ituloy ko na lang sa pagiging doctor, ganun. So, ayun. Kaya ako tinuloy yung pangarap ko na mag-doctor, ayun. Thank you, CHERRYANN. Tama na naman, madami kang iisipin if police, that syempre sa physical, and syempre, hindi lang physical, kung mentally capable ka ba sa mga challenges, since, yun nga, medyo mahirap nga yun, and you're risking your life sa, para sa bayan. So, yun lang, And maganda rin naman yung napili mo ngayon na sa med pharmacist, lalo napapanahon ngayon, madaming nagkakasakit, uso ang sakit, virus, and all of that. So, yun lang. And next is Matt. Ikaw naman. Oh, kasi, dalawa talaga yung dream job ko eh. Pero yung una, pre. Yung simula pagkabata pa lang, pre. Gusto ko talaga mag, professional basketball player talaga pare. Kasi ayun yung passion ko eh. Parang tumatak na sa isip ko na, ito yun. Parang ito yung sa future ko. Kasi yung sa second naman, kung di man pala rin sa pro, parang gusto ko mag-nursing. Kasi yun nga, yung dalawang ating med course. Kasi yun lang. Bagay pa naman sana sa iyo maging basketball player since matangkad ka nga. And I know na ngayon nagte-training ka na rin sa school natin. 'Yan . And tama, okay din naman yung nursing since yun nga, since sa med
madaming cases ngayon ng nagkakasakit. So, magandang opportunity rin yon para yun din, makatulong rin sa ano, sa public and all of that. Next, Julianne, ikaw naman. Actually, ayokong ano, mag-architecture talaga. Nung bata ako, gusto ko maging pastry chef. Yung nagbe-bake-bake ng ano, cookies, cakes, ganun. Pero nung junior high ako, medyo, ano, ayun nga, katulad nung kay Cherry, medyo nag-doubt din ako sa sarili ko. Feeling ko, di talaga siya para sa akin, ganun. So, napag-isip-isip ko na, sige, architecture na lang. Or psychology, ayun. Yun lang talaga pinagpipilian ko ngayon. And yun lang. So, hello, rinig ba? Ayan. So, yun nga, since architecture or psychology, pasok nga siya sa STEM. And maganda rin naman yung childhood dream mo na sa pastry, baking, and all of that. And pwede mo naman sigurong gawin yun after, you know, maka-graduate na and may stable life na, pwede mo pa rin gawin yung passion mo na yun. It's never too late naman to learn all these things. Ako naman. My dream job, simula pagkabata ko, wala kasi akong ano, yung parang sure kung ano yung tawag dito. Yung gusto paglaki. Nung una, pilot. Nung tumanda-tanda ako, na syempre mapagtatanto mo naman na di kaya ng financial ano namin, aspect, kumbaga. Then, engineering, di naman ako magaling sa math, pero nagustuhan ko yun. Dati kasi parang ang astig ng mga ano, di ba? Nung mga nagbibuild ng mga buildings, ganun. And not to mention, nakakapoging pakinggan kapag engineering yung course mo. Tapos, ano pa ba? Yun din, sa psychology. Psychology din, natripan ko siya nung around pandemic kasi, yun nga, since hindi tayo nakakalabas, marami akong nakikitang cases ng mental health problems, lalo na sa mga kabataan, ganun. And until nag-come up ako sa, ano, ako kasi mahilig ako manood ng mga K-drama. If familiar kayo sa K-dramang Startup, yun, yung bida doon, si Nam Dosan, isa siyang software developer, and nagko-code siya, ganun. Naisip ko na magandang ano yun, yung technology. Since papunta rin naman tayo dun sa part na futuristic na, yung future, ganun. Tapos, yun, madami namang may tutulong yung technology sa mga, ano, sa mga tao. Yun lang. Kaya nag-come up ako sa dream job na ngayon, IT software developer, leaning towards technology. Yun lang. Louie, ikaw naman. Ay, napagsalita na ba? Hindi pa. Okay, Louie, ikaw naman. Hindi pa. Pero, yun nga, ano, since bata talaga, ang una kong napag-isip-isipan nun talaga, gusto ko talaga maging doktor, gano'n. Then, nung natuto kong magluto, magprito, gano'n. Like hot dogs, gano'n. And, yung una kong natuto magluto talaga, mga elementary pa ako. Napaisip ko, like, parang gusto ko mag-chef. Like, natuturo ako magprito, gusto ko na mag-chef. Pero, nung tumagal nga, yung na-develop ko din yung artistic side ko, nagustuhan ko din maging fine artist. Then, napunta din tayo sa architect. Yun. Yun nga, doon din na-develop talaga na naintindihan ko ano talaga yung gusto ko. Yung architect na talaga yun sa isip ko ngayon. Okay, thank you. Halos lahat naman tayo is pare-parehas naman. Hindi natin pinursue
yung childhood dream natin, syempre madami kasing factors na nakaka-affect doon. And so next question naman is, do you see yourself happy working in this field? Julian, simulan. I think magiging happy naman ako since ito na yung talagang naging decision ko eh. Ito na talaga yung napili ko para sa future ko. Actually may sinalian ako dati na parang prayer club at ayun, hindi ko alam, parang organization ganun. Tapos, ayun, nagtanong-tanong ako doon, like, nag-ask ako for guidance. And, ayun, sinabi nila sa akin, kung makikita ko sarili ko sa job na yun na masaya, yun na yung parang i-pursue ko. And, I can see myself naman na happy if ever maging architect ako. Yun lang. So, may ganun din, no? Meron din, naalala ko lang sa sinabi mo yung parang may org na tinanong if parang kung anong kukunin mo sa future, ganun. Naalala ko lang may ganun rin sa nung junior high kami. Tinanong din kami kung ano, nagpa-survey yung school kung anong kukunin namin, ganun. And yun, dun din ako nakapili ng, nagkaroon ng idea ng mga pipiliin na course and strand sa senior high. And next naman is, Matt, do you see yourself happy working in this field? Oo naman, pare. Kasi, ito na yung bumubuso talaga sa akin eh, yung paglalaro ng basketball nga. Parang ito na yun eh. Pero minsan, pare, na insecure ako kasi yung iba, malalakas sila. Kunwari, mga ka-teammate ko, yung iba kasi pare malakas na doon. Mas parang na-insecure ako. Kaya, napag-isip-isip ko yung mga second plan, ganun. Second choice, yun nga yung nursing. Pero masaya naman na talaga sa ginagawa ko. Tapos, yun. Yun lang. Okay. So, huwag mo isipin yun. There's always, sabi nga nila, there's always room for improvement. Lalakas at lalakas din yan. Siguro ako naman, do I see myself happy working in this field? Hopefully, sana. And I think bagay naman sa akin yung kukunin kong, what do you call this? Program or job in the future. Since, hindi naman ako masyadong active na tao. I prefer na nasa bahay lang, ganun. And, since sa technology nga, coding, information technology, nakaupo ka lang sa nagko-code. I'm not saying na madali lang yon, mahirap din siya since madami kang sasauluhin na commands, yon. And yon, I think mag-enjoy naman ako. Sana. And next is CHERRYANN. So, feeling ko din naman is magiging happy din ako dun sa dream job ko kasi decision ko ngayon, just like what Julian said, diba? Decision natin na kunin yung, or i-reach out yung dream na yon, yung job na yon. So, feeling ko naman, okay sa akin yung job na yon. Okay, salamat. And sumaya tayo sa jobs na kukunin natin. And next, Louis, ikaw naman. Well, for me, I can see naman na happy ako sa field na yon. If makukuha, which sana talaga makukuha natin yung training. As for a dream, kasi syempre, sino bang hindi matutuwa, di ba, kung makukuha mo yung dream job mo, like, pinangarap mo to since papaghirapan mo din to, di ba? Yun lang din. Yan, thank you, Louie. And sana nga makuha natin kung anong gusto nating jobs in the future and maging stable sa life.
And last question is career or passion? Ito medyo mahirap 'to eh. So, simulan na natin sa iyo, Matt. Oh, pre, ano eh. Medyo mahirap ng tanong ah. Pero para sa akin, pre, passion eh. Kasi ito yung nakapagpasaya sa akin talaga. Simula nung pagkabata ako. Pero sabi nila, mahirap daw pag sinundin yung passion mo. Kunwari, nalaglag ka. Nasa taas ka na, tapos nalaglag ka. E di mahirap, parang hirap daw bumangon. Tapos sa career naman, pre, kasi parang future secured ka na dyan eh. Parang, ayun na yun. Ito, nag-work ka na talaga everyday. Sinsa may mga rest day ka. Yun lang. For me, kind of passion. Okay. Si Matt, he chose passion. And ikaw naman, Julian. Ano, di pa pwede yung both? Kasi, pwede ano, naman. I feel like, ano, magiging masaya din naman talaga. Pinili ko yung job na to. Kasi medyo aligned din talaga siya sa mga hobbies ko, ganun. So I think magiging yun din yung magpapasaya sa akin. Tas yun, career, parang yun yung parang magbubuhay sa akin, parang ganun. Yun lang. So a little bit of both para naman kay Julian. So ako naman, kung papipiliin ako kung career or passion, for me, career. Kasi, yun nga, sabi nga ni Matt, future secured ka na dun. And sa yung passion naman kasi natin, minsan kasi may mga passion na mahirap pagkakitaan. Kasi, sabihin na natin, pangit na gawing trabaho yung passion since pwede kang mapagod sa passion mo if kung gagawin mo trabaho. Example, pre, ML. Pagkukuhan mo, pet. Sige, go. ML, pre, example. Nang sinasabi. Isa yan. Tama. Pwede rin sa music. Mahirap mag-blow up yung kanta mo. Or, yun, kung banda man yan or ano. So, for me, career talaga. Since mas practical and kung may ano naman, kung there's an opportunity naman to pursue your career, to pursue both, kung pwede mong gawing career ang passion mo, pwede mo siyang, let's say, yun talaga yung para sa'yo, ganun. Why not? Kasi syempre, di ba, masaya yun, ginagawa mo kung ano yung gusto mo, tas kumikita ka pa. Yun lang. And ikaw naman, Louie. Ayun nga, so pag kakasabi nga sa loob sa passion and career na gagawing career yung passion. Actually, pwede naman din kasi talaga. Me, kasi artist nga din ako. So yung artistic side ko as passion, pwede kong i-apply yun sa career ko, diba? Yun, kaya hindi na din sa, siguro kung sa style or sa pagharap ng art style ko para sa career ko. Hindi ko naman, hindi ako mahihirapan. At mamamotivate pa nga ako kasi nga, yung passion ko, magagamit ko pa as work, di ba? Tama, tama. And CHERRYANN, ikaw naman? So, syempre, it's practicality nga yung pag, yung ibibase natin, ganun. Doon nga ako sa career, syempre, kasi anytime din naman talaga, pwede mong i-pursue yung passion mo and all. So, feeling ko sa career nga, kasi din, sabi nyo nga, di ba, future secured ka na doon, and ayun na yung parang magiging job mo din kasi, di ba? So, ayun, kasi in terms of passion naman, pwede mo siyang maging hobby, ganun, pagkakitaan. Pero, hindi mo masusure nga if magiging stable ba siya or what. Kasi ups and downs naman kasi lahat talaga kahit sa career. Pero ang pipiliin ko pa rin yung career.
Ayan, so thank you very much, CHERRYANN. And ayon, thank you guys dito sa ating vodcast, sa paggawa ng vodcast na to. It is not possible without the help of everyone. And yun lang. So thank you guys for tuning in. This is Buhay Tangkay signing off, and see you next time sa aming next episode. Bye-bye!